So, ayun na nga mga bossing, mga idolo, kamusta? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung ano man ngayon dyan sa inyo, gusto lamang kitang batiin ng isang mapagpalang araw. Mga sir, mga ate, mga kuya, mga tito, mga titas, mga friendship, mga tropa, kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong episode, panibagong tutorial dito lamang sa ating Mumunting Channel. Tulad ng Tulad ng nakita mo sa ating thumbnail kanina, nabasa mo sa ating title, paano nga ba i-hide yung ating Wi-Fi network, yung ating SSID, yung pangalan ng ating Wi-Fi para hindi na ma-scan ng kung sino man na aali-aligid sa ating bakuran, mga tropa, mga kapitbahay. So for example, i-scan nila sa Wi-Fi, hindi na lalabas yung ating Wi-Fi name o yung ating network name dito. So kapag ganun, hindi na sila makakakonek. So ayun. Bago ang lahat pala, kung bago lamang sa ating munting channel, kung pwede akong makahingi sa iyo ng subscribe, ayan, maraming salamat. I really appreciate that. Tap mo na rin sana yung ating bell icon para ikaw ang unang ma-notify, ikaw yung unang ma-update, ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga tutorials, mga episode, mga content. So kukunin ko na rin pala yung time para makahingi sa iyo ng like sa video na to. Ayan, maraming salamat in advance. Ayan. So bago tayo magpatuloy sa ating tutorial, kung gusto mong ma-shoutout sa ating mga susunod pang mga vlogs, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan ng paraan para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga tutorial. So, ayan, tulad ng nakita mo sa ating title, paano nga ba i-hide yung ating network, yung ating Wi-Fi network, yung SSID, napaka-simple lang. Kukonek ka lang sa ating Wi-Fi, syempre. And then, kukunin natin yung tinatawag na target IP or yung IP address. So tatap mo dito sa ating right side ng ating network. And then kukunin mo lang, sulat mo lang tong kanyang IP address. So 192.168.61.103. So magkakaiba siguro tayo ng IP address. So sulat mo na lang din. Yan, and then papasok tayo sa alinmang browser ng ating network ng ating Android phone. So pwede mong gawin to sa laptop sa computer, so mas accessible kasi mas madali sa ating smartphone or sa ating Android phone. So gagamitin ko is, for me, gagamitin ko yung aking Google Chrome. So kahit anumang browser, pwedeng-pwede. So yan. Then ta-type mo dito sa taas yung ating kinuhang target IP kanina, yung ating IP address 192.168.61.1. So yan. Kung makikita mo, yan, pasok na tayo sa tinatawag na dashboard ng ating Wi-Fi. So, sa mga ibang router, so magkakaiba tayo ng router, kapag pinasok natin yung dashboard, hihingi siya ng password sa username. So, paano nga ba makikita yung, tignan mo lang mismo sa physical na Wi-Fi router natin sa ilalim or sa side, nakasulat doon yung username saka password. So, kukunin mo lang siya doon, then ilalagin mo na. Then, ma-redirect ka na sa ating dashboard. So, ang una mong titignan is syempre yung settings ng ating Wi-Fi. So, ito, tatap natin sa taas yung 3 lines. Yan. Pag napunta ka sa setting, hahanapin mo lang syempre yung wireless setting. Yan ang tatandaan mo, yung wireless setting yung ating papasukin or pupuntahan. So, tatap mo lang yung wireless setting. And then, dapat kabisado mo syempre yung Wi-Fi password natin. Once kasi na hinide natin yung ating network, yung SSID name ng at ito, itong hinide natin tong Wi-Fi name, hindi natin siya mai-scan. So kailangan alam mo yung ating Wi-Fi password. So, and then kapag nasa ulo mo na yung Wi-Fi password, simple tap mo lang tong hide Wi-Fi. So pag hinide mo yan, tapos in-okay mo, mawawala na yung ating hindi na may scan yung ating Wi-Fi name or yung ating SSID. So kailangan ding kabisado mo tong ating Wi-Fi name. So i-hide natin. For example, hide natin. Ayan, na-hide na siya. So yung mga ibang Wi-Fi kasi magre-reboot yan. So antayin mong magre-reboot. So check ko lang yung aking Wi-Fi. So nakasindi. So ang gagawin mo kapag ka may emergency na ko-connect, yan. So wala nang
wala nang hindi na mai-scan yung ating network sa bahay, yung ating wifi name sa ating bahay. So mag-a-add network ka lang. So lalagay mo dito yung pangalan ng ating wifi, yan, 7-fold. And then ilalagay mo lang dito yung kanyang security. So ilalagay mo lang dito yung kanyang security, yan, for example. Lalagay mo lang dyan yung password, and then pag nailagay mo na yung password, i-connect mo na lang, tatap mo lang yung connect dito, mako-connect na siya. So ganun lang kadali. So ayan, mag-scan tayo ulit. Yan, scan tayo ulit. So cancel natin yan. So wala nang lumalabas dito. Ang siyempre ang isipin ng mga kapitbahay natin, malamang sira yung wifi natin or wala, nakapatay. So hindi na sila makaka-connect, and then hindi na sila magtatangkang ko-connect pa sa ating wifi. So kung paano ibabalik yon, same procedure din, pupunta lang tayo sa ating browser, then pupunta ulit tayo sa ating target IP, 192.168.61.1. So ito na siya. So kukonek pala muna ako. Ayan, same procedure lang, tatanggalin mo lang yung hide wifi, no? And then okay mo lang, then lalabas ulit yung ating wifi name o yung ating SSID. So ganun lang, napakadali lang mga load. So kung may natututunan ka sa ating munting channel, yan, share mo naman sa ating mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa panonood. Till next time, God bless you all.